Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe po sana kayo at mag-like. At kung medyo maikli lang naman po yung ads, huwag nyo na po sanang skip. Yun lang po. Tara, mag-aswangan na tayo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, Sir Dan, ay tungkol sa naging karanasan ng lolo ko noong nabubuhay pa po ito. Namatay na po kasi ito ilang buwan lang po ang nakaraan. Matanda na rin po talaga kasi ang lolo ko, kaya oras na rin po talaga niya. 90 taong gulang na rin po kasi ito noong mamatay po siya nitong taon na ito lang. Pero may mga iniwan po siyang kwento ng kanyang mga karanasan noong kabataan pa po nito. Namakailang ulit din po nitong naikwento sa amin. Ikukwento ko po ito sa paraan na parang ang Lolo Nelson ko po mismo ang nagkukwento sa inyo. Sisimulan ko na po. Kamusta po kayo? Nelson nga po pala ng Leyte. Nangyari po itong kwento ko. Dekada 60. Bata pa po ako noon at kakasimula lang rin pong magpamilya. Mahigit 30 anyos na po kasi ako noong nag-asawa po ako at bumuo ng sarili kong pamilya sa maliit naming baryo. Nakatira po kami noon sa may bukana po banda ng Kagubatan. Kaya medyo masukal po talaga doon banda. Lupa po kasi yon ng tatay ko. Kaya doon na lang din po kami nagtayo ng bahay para malaya po kami kahit medyo hindi talaga maganda ang pwesto. Dahil bukod po sa walang kapitbahay, malayo din po talaga sa kabihasnan. Kahit nga po sa simpleng pag-igib ng tubig, medyo malayo pa po talaga ang lalakarin. Ang bahay po namin ay gawa lang po sa kahoy at kawayan. Pawid lang din po yung bubong. Simpleng bahay lang po na sa totoo lang, may tuturing na nga pong parang bahay kubo dahil maliit lang din po talaga. Yung sala po namin ay nagsisilbi na rin po naming kwarto. Dahil kapag gabi po, naglalatag lang po kami doon ng banig. May papag po yun na medyo nakangat po sa lupa. Dinugtungan lang po namin ng maliit na parang nagsisilbi na rin po naming kusina, kung saan din po kami nagluluto at kumakain. Nang mangyari po ito, ay maliit pa po ang panganay ko. Siguro mga 2 taon pa lang po. At yung pangalawa ko naman pong anak ay sanggol pa lamang. Bagong panganak pa lang po sa totoo lang. Medyo nagmamadali po kami noon na magkaanak, kaya agad pong nasundan ang panganay namin. Ang asawa ko po kasi ay mas matanda po sa akin ng 6 taon. Kaya ayaw po naming umabot sa punto na baka hindi na po kami makabuo ng isa pang anak. Lalo at medyo mataba rin po yung asawa ko nung panahon po na iyon. Ang hanap buhay po namin ay nagtatanim lang po ng gulay at prutas na siya naman po naming ibinibenta doon po sa palengke. May maliit po akong pwesto doon kung saan po ako naglalatag ng mga itinitinda ko. Nakakaraos naman din po kami kahit papaano. Lalo at kung masipag ka naman po sa bukid, ay talagang magkakapera ka naman po. Wala na rin po kaming problema sa gulay kasi marami po kaming tanim. Madalas nga lang po nagulay din po yung ulam namin. Kapag nakapag-ulam po kami ng karne noon, sobrang espesyal na po para sa amin. Kaya kapag may mga naliligaw po na manok o mga baboy ramo, na noong araw ay makakatsamba ka pa po talaga ng mga ganoon sa Kagubatan, hindi po tulad ngayon. Talagang hindi ko na po yon pinapalampas. Lalo at may baril naman po ako noon na binigay po sa akin ng tatay ko. Naiwan lang po yon sa kanya ng kanyang kaibigan na Amerikano. Nainingatan naman po ng tatay ko at binigay din po nito sa akin
Noong nagpatayo na po kami ng bahay, doon banda malapit sa gubat. Isang madaling araw po noon, iyak po ng iyak yung noon ay sanggol ko palang po na anak. Nahirapan po kaming patahanin yung bata. Siguro inabot din po kami ng mga 30 minutos. Naiyak lang po siya ng iyak bago po ito tumahan. Nung tumahan na po ito, bumalik na rin po kami sa aming pagtulog. Nasa banig lang po kami nakahiga na nilatag po sa sahig po ng bahay namin. Nung bigla po akong bumangon dahil iihi po sana ako. Marahan lang po akong bumangon para hindi po magising ang aking anak. Noong palabas na po ako dahil nasa labas po yung kubeta, may napansin po akong gumagalaw sa ilalim ng bahay namin. Tulad nga po ng sabi ko, nakaangat po sa lupa yung sahig po ng bahay namin. Kaya sa ilalim po nun, meron pong espasyo. Dahan-dahan ko pong kinuha ang baril noon. Sabay marahan ko pong sinilip ang nasa ibaba. Nung makita ko pong parang isa po yung baboy, agad pong nanlaki ang mata ko. Bihirang-bihira po kasing mangyari yun noon. Na may baboy ramo po talagang mapapadpad doon po banda sa bahay namin. Siyempre, hindi po ganun kalinaw lalo at madilim at makulimlim rin po ang panahon noon. Pero dahil po sa gasera namin, na medyo tumatagos naman din po yung liwanag doon sa ibaba, medyo naaninag ko naman po yon. Doon lang po yun banda paikot-ikot sa ilalim kung saan po banda nakapwesto ang aking mag-ina. Dahil bagong panganak pa lang naman po ang pangalawa ko, iniisip ko po noon na baka hindi pa naman ito nakakarinig. At baka hindi naman po ito magulat. Sinenyasan ko po noon ang asawa ko na yakapin lang po niya ang panganay namin dahil baka yun po yung magulat sa putok po ng baril kung sakali. Sabay dahan-dahan na po akong lumabas at yumuko po ako agad para silipin po ang nasa ilalim. Agad po akong napansin ang hayop noon pero agad ko rin po yung pinaputukan. Tinamaan po yun sa kanyang paa kaya agad po yung dumapa sa lupa. Tuwang-tuwa po ako noon, Sir Dan. Lalo at nakahuli nga po ako ng ligaw po na baboy. Sa isip ko po noon, ilang oras na lang din naman at mag-uumaga na kaya agad ko po yung hinila papasok po sa kulungan. Kulungan po yun ng manok pero may kalakihan po yun. Mabuti na lang po at hindi naman po ito nag-iingay bukod po sa sandali po nitong pagpupumiglas. Sabi ko, kakatayin ko po yun kapag nag-umaga na. Pumapalag pa po yung hayop noon pero wala naman po itong nagawa dahil dali-dali ko po siyang ipinasok sa kulungan. Lalo at meron na nga po itong tama ng baril. Sabay pumasok na rin po ako noon ng bahay para matulog pa sana ng kaunti bago mag-umaga. Nakaidlip na po ako sandali noon nung bigla po akong magising dahil naririnig ko po yung ingay doon po sa kulungan. May konting maliliit na manok din po kasi na nakakulong po doon na kinadinahan ko lang po yung parang pinto para iwas magnanakaw. Kadena lang po yun pero wala pong kandado. Maya-maya pa po, yung kadena po na iyon, yung naririnig ko pong nag-iingay. Yung tipong parang marahan pong inaalis ang kadena sa pinto. Marahan po akong bumangon noon at sinilip ko nga po kung ano nga ba yon. Binuksan ko po ng kaunti yung bintana. Ngunit agad akong natigilan at napalunok ng laway nang mapansin ko pong parang tao po yung nasa loob ng kulungan na dahan-dahan pong inaalis ang kadena. Mabilis ko pong kinuha ang baril. Sabay bumalik po ako sa pagsilip po doon. Lalabas na po sana ako noon dahil baka nga po magnanakaw. Pero agad akong napaisip na bakit nasa loob po yon ng kulungan. Ang ginawa ko po,
Nagmasid po muna ako sandali. Maya-maya pa po, naalis na po nito ang kadena. Sabay iika-ika po itong lumabas. Medyo pinagpawisa na po ako noon. At kinutuba na po ako ng masama. Nung lumabas po ang isang matandang lalaking walang saplot. Nagaling po doon sa kulungan. Pagkalabas po nito, umupo po ito sandali sa lupa. At dinidilaan po nito yung kanyang paa. Parang duguan po yung kanyang paa. Nakitang-kita ko naman po dahil maliwanag ang buwan. At mas lalo po akong kinabahan noon at agad na pinagpawisan nung harapan ko pong makita na yung dila po ng matanda ay dahan-dahan pong humahaba at mabilis po niyang dinidilaan ang kanyang sugatan na paa. Ayoko man pong aminin sa aking sarili noon, pero ang dami pong tumatakbo sa utak ko noon. Walang habas po nitong dinidilaan ang kanyang sugatang paa. Kaya naisip ko na po agad na yung hayop na pinasok ko doon sa kulungan, sa paa rin yung tama noon. At naabutan ko yung matanda na lumalabas mula doon sa kulungan. Doon ko na po naisip na baka aswang yung matanda. Kaya dali-dali na akong lumabas noon. Pagkalabas ko po, agad po akong tumakbo at sumigaw. Sabay tinutukan ko po ng baril yung matanda. Sino ka? Bakit ka nandito? Sigaw ko po noon, sabay mabilis po akong lumapit. Tinignan ko po agad ang kulungan noon. Pero wala na po doon ang hayop. Na kani-kanina lang ay pinasok ko po doon. Bakit ka lumabas mula sa kulungan? At bakit wala kang saplot? Nasaan yung hayop na pinasok ko doon sa kulungan kanina? Sabihin mo sa akin, ikaw ba yung hayop na yon? Aswang ka, tama ba? Kinakabahan ko na po noong tanong, habang nakatutok pa rin po yung baril sa matanda. Bigla pong tumayo yung matanda. Tinignan ko po agad yung paa nito. At yung sugat po nun. Yung tipong parang tumigil na po sa pagdurugo. At hindi na po ganun kalala. Ngumisi lang po sa akin ang matanda. Kaya agad po akong nagpaputok sa may paa po nito banda. Siyempre, hindi ko pa po yun pinatamaan. Aaminin kong nanginginig po ang kamay ko noon dahil po sa kaba. Lalo at nung umisi po ito sa akin, punong-puno pa po ng dugo yung bunganga po nito, na malamang ay dahil sa pagdilang kanyang ginawa sa kanyang tinamong sugat sa kanyang paa. Dahil po sa putok po ng baril, nagising po ang asawa ko. Kaya agad po nitong binuksan ang bintana. Sabay nagtanong po siya kung ano nga ba ang nangyayari doon. Nung napalingon po ako doon banda sa asawa ko, bigla po akong dinumog ng matandang yon. At sa punto po na yon, unti-unti pong nagbabago ang itsura nito habang natumba po kami pareho doon po sa lupa. Narinig ko pong sumisigaw ang asawa ko noon, sabay lumabas po ito ng bahay. Tumalsik po noon ang hawak kong baril dahil po sa nangyari. Yung kaninang parang mahinang matanda, parang bigla rin pong lumakas at naging agresibo. Nanlilisik po yung mga mata po nito habang dinudumog po nito ako. Yung baril! Sigaw ko po agad noon sa aking asawa. Habang pinipigilan ko po yung dalawang kamay din ng aswang. Nadampot po ng asawa ko noon yung baril. Pero sa itaas po niya ipinutok yon. Dahil na rin po siguro sa kanyang takot na baka ako yung tamaan. Nung sandali po na yon, agad po akong binitawan ng aswang. Sabay mabilis po siyang tumakbo doon sa may damuhan. Parang kinabahan rin po ito nang madampot po ng asawa ko yung baril. Yung takbo po niyang iyon hindi na po parang sa matanda.
kundi parang hayop na po. Sumigaw po ako noon sa asawa ko na paputukan po niya. Sabay agad din po akong bumangon. Pero nanginginig din po yung asawa ko sa kaba. Dahil sa totoo lang, yung pagpapaputok po na kanyang ginawa, yun din po ang kauna-unahang pagkakataon na nakapagpaputok po ito ng baril. Nung inagaw ko na po sa kanya yung baril, sabay sinabihan ko po siyang pumasok na sa bahay. Mabilis na rin pong nawala ang aswang na matanda. Medyo nalito po ako noon kung hahabulin ko pa ba. Pero hindi ko na lang po ginawa. Dahil hindi ko rin po pwedeng iwan ang pamilya ko. Yung panganay ko po noon, iyak po ng iyak. Habang yung sanggol naman po namin, mahimbing pa rin po yung tulog. Sinigurado ko po noon na nakasara po lahat ng pinto at bintana. Dahil po sa nangyari, agad po kaming sinabihan ni tatay noon na lumipat na lang doon ng bahay. Winasak po namin yung bahay namin doon sa may kagubatan. At ginamit po namin yung ibang mapapakinabangan pang materyales para magpagawa po ng bagong bahay doon po malapit sa kapatid ko. Nakiusap na lang po kami noon sa nanay po ng kanyang asawa na magpapatayo po kami ng bahay doon banda sa lupang pinagmamayarian po nila. Mabuti na lang po at pinayagan naman po kami. Hindi ko po kilala ang matanda na iyon. Kaya malamang, hindi po yun taga doon sa baryo namin. Kaunting galos lang din po ang aking tinamo. Hindi ko naman po kasi akalain na yung hayop na nahuli ko, isa palang matanda na nangangaswang sa sanggol naming anak. Kaya pala iyak ng iyak yung bata ng gabing yon. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po kung mapili. Paalam. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito. Kay Miss Dimples Yumi, Charlene Aray, Aya Flores, Lourdes Desus, Nets Vlog Mark Francis Bellyesa, Ebka Pabellano, Che Pantilla, Mayan Jobson, Shirley Carillo, Melanie Pasyon, Angelo Candelaria, Sara Sandoval, Jay Palo, Chris Terence, Justin Krasket, at Sally Kamuwen. Maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat.